araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ating mga kaibigang OFW. At narito na po kami. Base sa kahilingan, kung ating pong matatandaan ay naglagay kami ng isang survey sa aming community kung saan lugar ang aming papadparin. At marami po ang mga nagsabing puntahan at bisitahin ang lugar ng Laguna. Kaya ngayon, sa pagkakataong ito mga kapatid, nandito tayo sa Binyan, Laguna, kung saan ay talaga namang makikita natin ang napakagandang lugar. Isang kunting trivia lang mga kapatid, alam nyo ba na ang Laguna ay nasasakop ng 24 na mga munisipyo at 6 na syudad. Dito, ang kanilang mga klase ng lupain ay mga bulubundukin at nandito ang pinakamagandang dalawang bundok na kung saan ang bundok Makiling at bundok Banahaw. Marami din dito mga hot spring na inyong mapupuntahan kung kaya't dinarayo ng mga turista. Bagamat tulad ng sinasabi natin, hindi po yan ang sadya natin. Ang ating pong sadya dito sa Binyan ay para alamin ang tunog ng mga tao nasa laylayan ng lipunan, ano nga bang pagkakilala nila sa isang Francis Leo Marcos. Dito na tayo sa Alabang, stopover. Ang next natin is Binyan. Abangan nyo kami. Okay mga kaibigan, sa ngayon ay nandito na po tayo sa Binyan, Laguna. At tulad ng sinasabi natin, iikutin natin ang lugar na ito at ating alamin. Ano nga ba ang tunog na isang Francis Leo Marcos? Sa pagkakataong ito, ating kakausapin ang isang kaibigan natin na isang Grab driver. Magandang umaga sir, ako po si Taong Gala. Ano pangalan sir? Emmanuel Jobo. Sir Emmanuel, kumusta naman po ang biyahe ng Grab dito sa Laguna? Okay lang naman. Okay. Kilala niyo po ba sir si ano si Francis Leo Marcos? Opo. Ano pong pagkakilala niyo sa kanya? Mayaman. Mayaman. Challenge. Natulong sa ano, naglabas ng madaming ano. Bigas ng araw sa YouTube. Yun, no, tama ho yung inyong sinasabi. Ang itatanong ko sana sa iyo sir, kasi tumatakbo siyang senador, ano, number 44 siya ngayon. At 12 naman ang ating pipiliin. Kung sakali sir, ang ilan kaya siya para sa iyo? Pwede naman yuna. Number 1? Oo. Bakit number 1? Hindi, mabait naman eh. Natulong sa ano, parang mabait naman siya na ano. Mabait naman siya. Handang tumulong. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon sir na makaharap mo siya bilang isang Grab driver, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ko masabi eh. Wala ka masabi? Oo, wala. Okay. Baka may gusto kang batiin, mga katrabador o pamilya, kamag-anak. Hindi, ano? Sibu. Wala na ako? Wala na. Okay, sa mga iba, medyo nahiya, sir. Pero anyway, thank you so much, sir, sa pagpapaulak, ha? Okay, maraming salamat. Number 1 para sa kanya, mga kaibigan, ang isang Francis Leo Marcos. Tayo po'y mag-iikot-ikot pa at atin pong alamin ang tunog
ng mga taga-Binyan pagdating po sa pangalang Francis Leo Marcos sa larangan ng politika. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo naman ay lumipat sa mga tuda. Tingnan natin kung ano nga ba ang tunog ng mga tuda may nakita tayo dito. Good morning, magandang umaga tayo. Magandang umaga rin. Ako si Taong Galano at kasama ko si Pintorados. Kami po ay mga vlogger. Itatanong ko lang sana sir, kumusta naman po ang biyahe dito ng tuda? Kumusta naman yung inyong hanap buhay dito sa magtatrisikay? Medyo may kahirapan lang ako. May kahirapan. Epekto pa rin ng pandemya, no? Epekto pa rin ng pandemya. Okay. Isa ko sa mga sadya namin dito, sir, ay gusto lang namin malaman kung kilala ninyo ang isang Francis Leo Marcos. Apo. Ano kung pagkakilala ninyo? Dati pa matulungin yun sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan. Marami rin natulungan niya sa Manila, lalo na sa mga mahirap na ano, mga mamamayan. Maraming naibigay na bigas. Maraming naibigay na pati mga gulay ata naibibigay. Kalabasa at manok. Kalabasa. Tama po kayo. Kaya po na itatanong kasi ngayon ho, ay tumatakbo siyang senador number 44 at tayo naman ipipili ng 12. So doon po sa 12 kung sakali, pang ilan naman siya para sa iyo? Para sa akin, isa siya sa mga ipoboto ko kasi nakita ko naman yung kanyang mga nagawa. Pang ilan kaya doon sa 12? Pwedeng pang 5, ganyan. Pwedeng pang 5? So curious lang ako kung pang 5 siya. Sino kaya yung number 1 na ilalagay mo? Sa akin, si Marcoleta. Marcoleta. Number 2? Si Ari Roque. Number 3? Tiglag natin si ano, yung dating sekretary ni Duterte, si Villar. Hindi o, si Juan. Isa rin o, si Villar. Si Villar siya din doon. Tapos panglima na si Pamel. Si Marcos. Si Panelo yung attorney. Tapos Francis Leo Marcos. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, bilang isang tricycle driver, anong sasabihin mo sa kanya? Kamayan lang ko siya, hindi naman ako manghihinang ka sa kanya. Magkakaroon ba ng pagkakataon, sir, na pwede mo siyang maipakilala sa mga kamag-anak, kakilala mo? Pwede o. Pwede sa mga anak ko. Sa mga anak ko. Ilan ko kayo sa pamilya? Alim mo. Alim. So, sir, baka may babatihin na kayo, bubati na po kayo. Wala. Wala. Maraming salamat sir sa pagpapaunlak. Thank you so much sir. Si Kuya, pwede bang maisama din kita? Ganoon din po Kuya ang katanungan ko. Kilala niyo ang isang Francis Leo Marcos? Kilala ko. Kasi nakakita ko rin sa Facebook ko Nasusubaybayan niyo sa Facebook? Matulungin naman nun siya. Nagbigay siya ng mga bigas sa mamamayan. Okay. Kung ganun pagkakataon, pangilan kaya siya para naman sa'yo? Hindi ko masasabi na pangilan, pero may papasok ko siya sa 12. May papasok? Oo, doon sa 12. Baka may babatiin kayo kaya? Wala ako. Si sir, sir, pangilan naman kaya sa'yo? Pag nandun na siguro, ibibilang ko rin siya sa ano. May ibibilang pa rin. Sa 12 senador. Pag sinabing Francis Leo Marcos, ano yung sumasagi sa isip mo? Panahon ng pandemya, kasi nakita ko naman sa YouTube yung mga ginagawa niya, yung pamimigay niya ng bigas, pagtulong sa mahihirap, laging nandun. Ngayon, siyempre, nung nakaraan na, merong mga bumatiko sa kanya na di natin masasabing di magandang salita, misan, yung simpatya natin minsan pag tinitira mo yung tao, hindi natin alam kung ano yung katotohanan. Tama. Ngayon, syempre magtitimbang ka, pero nakita ko naman kay Boss Francis, kasi naging ano ko nga, lagi kong inaniyat pinapalo yung mga ads niya, yung mga YouTube niya. Okay. Okay naman. Kaso, merong mga
talagang nagko-complain sa kanya about dun sa pagkatao niya. Hindi natin na masasabi kung ano talaga yung katotohanan. Eh ngayon, nagpapasalamat siyempre kung sa mga natulungan niya. Eh, mabuting tao naman sa isang banda. Nabanggit niyo yung mga nagko-complain, yung mga nambaba sa kanya. Ano ang may papayo mo sa kanila? Siguro, eh, tumulong na lang din sila. Para, ano, magkaroon ng pagkakaisa, tulungan natin yung talagang mga nangangailangan. Eh kung hindi naman masama yung ginagawa ng tao, eh bakit mo siya ipagbabawalan o anumang ireklamo? Eh gampan na lang natin yung ano, yung dapat na ginagawa ng tao na tumutulong sa kapwa. Maraming salamat sir. Ang ganda ho ng sinabi ninyo, no? So ayun mga kaibigan, gusto lang natin iklaro, i-highlight yung sinabi ni sir. At least, isa siyang masugid na follower ni Francis Leo Marcos. Sinusundan niya yung mga kwento sa Facebook at YouTube. At tinitimbang niya yung mga sinasabi patungkol po sa mga pambabas, mga negatibong tinatapon na mga isyu patungkol kay Francis Leo Marcos. Isa sa magandang sinabi niya ay ang mensahe sa lahat ng mga nambabas na sana tumulong na lang tayo. Sa panahon ngayon, ang pagtutulungan ang pinakamabisang instrumento para makinabang ang lahat ng mga taong nasa laylayan na lipunan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-iikot at sana po samahan niyo kami. Kilala kayong ganun. Yung nag-viral sa Facebook at YouTube. Kayo ma'am, wala ko kayong kilala ng ganun. Wala ko mag-ilig sa akin. Wala kayong kilig sa ganyang. So dahil puro trabaho lang kayo rito. Oh, sisi ma'am. Wala ko. Hindi kayo nakaka wala kayong idea ng ganun. Siya yung nag-viral sa Facebook at YouTube. At kaya namin na itatanong kasi siya'y tumatakbo ng senador, number 44. O, yun sana yung itatanong namin kung sakali isasama dito sa inyo. Kaya nandito kami sa Binyan. Puro trabaho lang. So yung mga kaibigan, mapapansin ninyo, no, sa katulad nila, nakasubsob lang sila sa trabaho. Maswerte kayo, no, kasi hindi naman natanggal ng panahon ng pandemya. Medyo nawalan din po ng trabaho. Nakabalik pala ngayon, bago palang bumalik. Baka may babatiin na lang kayo, babatiin na lang. So, ako si Taong Mila, no? Mahihayin po sila mga kapatid. So, ayan. Pero kung isa lang sa pansin natin, ang mga katulad nila na nagtatrabaho araw-araw, yung bang ang routine nila ay bahay-trabaho, bahay-trabaho. Wala na silang pagkakataong manood pa ng social media. Sir, good morning, sir. Morning. Magkano naman ang ganyan? 50 lang po, 50. Buti hindi kayo rito pinapaalis, sir. Hindi kayo dito naman pinapaalis. Hindi siya, pinapaalis. Ito lang ang nabuhay namin dito sa Maynila. Sir, may itatanong sana ko kung kilala niyo si Francis Leo Marcos. Oh. Yung nag-viral sa Facebook at YouTube? Oh. Hindi niyo kilala? Wala kayong ka-idea-idea sa ganun? Okay. So si sir, wala din ka-idea-idea at hindi kilala. Sir, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Oh. Ayun si sir, dito. Ano kung pagkakakilala niyo sir? Ay, pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko naman gano'n ba siya? Okay lang sir, kung hindi gano, yung bang kung narinig nyo lang, kung anong pagkakarinig nyo? Medyo yun dito,
Saan yun na yun? Sa Facebook, sa YouTube? YouTube? Oh, ano ho yung pagkakarinig niyo sa YouTube? O anong nakikita niyo sa YouTube? Wala, hindi ko gano'n kasi sinundan yung mga ano niya. Basta lang nakita ko eh. Basta nakita mo? Oo. Pero I'm very sure, sir, doon siya nag-umpisa, kaya siya nagpunta sa YouTube. Yung pamamahagi niya ng tulong ano sa mga mahihirap dahil sa inilunsad niya yung kanyang mayaman challenge. As namigay siya ng bigas, mula noon hanggang sa ngayon ay ganun pa rin. Kaya ako naman na itatanong yan, sir, kasi ngayon naman ay tumatakbo siyang senador. Labi na dalawa naman ang pipiliin namin. Natin, alam, number 44 naman siya sa kanyang numero. Pero ang isang katanungan ko, doon sa 12, pwede mo bang may sasali ba sa listahan mo? Hindi ko kasi, ano, masali siya ngayon. Pero kung ano po yung dapat niyang natamporma na masasabi niya, eh, magbabaka sakali kung anong dapat natin nyalal. Nyalal? Oo. So, sa ngayon, hindi mo pa sigurado pa. Hindi pa sigurado? Oo. Okay. So, ang kanyang mga plataforma ay pagsusulong ng agrikultura, edukasyon, at livelihood support sa mga katulad nitong mga vendor. Senda rin po ko dyan, vendors. Oo. Oo. Kaya mo, pag maganda kanyang mga layunin, may sasama din. May sasama natin siya. Kung magkakaroon ng pagkakataon, sir, halimbawa, nagkaharap mo siya, hindi mo siya gaanong kilala, anong sasabihin mo sa kanya? Para normal din na, para, kumbaga siya, nakaharap ko siya. Ano ang pangalan, sir? Ha? Anong pangalan nyo? Dani po. Dani ako, si Taong Kila. Ano? Maraming salamat, sir, sa pagpapa-unlock, ha? So, ayan mga kaibigan, si Sir Dani. Although, familiar lang siya sa tunog, sa lalaan ng Facebook at YouTube. Pero ang sabi nga niya, sa kasalukuyan ay hindi pa niya maisasama at wala pa siyang desisyon. Kumbaga, nasa posisyon pa siya ng undecided. Okay? So, maghahanap tayo. Tuloy lang natin gagalugarin ng binyan, mga kapatid. Isang bendo. Ano pa papanindan ninyo? So, nagtitinda ko sila sa sidewalk. Ano hong pangalan, Nay? Opo, Nay, para maganda naman yung ano hong pangalan, Nay? Imelda po. Okay, na Imelda, kilala nyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Napapanood ko lang siya sa ano? Sa YouTube? Sa YouTube. Sa Facebook. Okay, ano pong pagkakilala niyo sa kanya? Ayun po, mamaroon, ano siya, mga tao, namimigay siya ng ayuda. Ayuda? Oho, tama ho yun. Kaya ho natin na itatanong kasi tumatakbo siyang senador, number 44. Opo. Sa ngayon ba, ang katanungan ko sa'yo, 12 ang pipiliin natin. Doon ba sa 12 ay may sasama mo ba siya? Wala po kasi akong ano eh, wala akong final ano po. Wala pong final until ngayon? Posible. Kaya posible? Oo. Kasi maganda naman yung nababasa ko sa kanila yung mga nangyari. Oo. So, posible dahil maganda naman. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Mas marami pa sana matulungan, lalo dito sa lugar namin. Sa lugar ninyo. So, may babatiin po kayo? Wala naman. Okay, inuulit ko. So, ang stand mo ngayon ay posible. Hindi pa sigurado. Okay. Hindi pa sigurado. Okay, posible lang. Wala pang final. Wala pang final. So ayun mga kaibigan, si nanay wala pang final. Kung mapapansin natin, mga almost tatlo, apat na yung pag-tap na pagtanungan natin na hindi pa sila ganong decided. Maraming salamat tayo. Thank you so much. So alright mga kaibigan, si kuya naman ay isang nagtitinda ng dyaryo no, dito sa Binyan. Magandang umaga kuya. Kumusta naman po ang pagtitinda? Kumustahan ang buhay? Ayos naman. By the way, kuya, ako po si Taong Galat. Kasama ko si Venturados, mga vlogger kami. Ano pong pangalan? Kung okay lang? Jojo. Okay. Kuya Juju, kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Oo. Ano ko kasi sa dyaryo eh. Ano pong pagkakilala ninyo? Ang ano ko, di ba tumatakbo yun? Oo. Tama po ba? Tumatakbo number 44. Siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube dahil sa kanyang pamimigay ng bigas, bigas na kung tawagin ay mayaman challenge. Okay. So, ang isang katanungan ko kaya, 12 ang pipiliin natin, may sasama mo ba dyan sa listahan? Pwede, pwede. Bakit naman? Bakit? Anong dahilan? Nakikita ko ay namimigay siya ng mga bigas-bigas eh.
Tapos pati TV na rin yan, di ba? Opo, opo. Oo, napanabasta rin yan sa TV eh. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Ha? Makakaharap siya? Opo, anong sasabihin mo? Anong mensahe mo sa kanya? Sana, manalo siya. Sana, manalo sana siya. Salamat, kuya ha. Thank you so much. So, see you later. So, okay mga kaibigan. Ngayon naman ay nandito tayo kay kuya. Ano ang pangalan kuya? Kung okay lang? Salakudin. Salakudin. Ako po si Taong Gana. Ano? Kuya. May itatanong ko lang sana. Kilala niyo ang isang Francis Leo Marcos. Anong pagkakilala ninyo? Mabait ko. Mabait kong tao. Mabait siyang tao. Okay, kaya ako na itatanong kasi siya ko ay tumatakbong senador number 44 sa ngayon. 12 naman lang pipiliin natin. Kung sakali doon sa 12, ano sa palagay mo? May sasama mo ba sa listahan mo or mapipili mo ba siya? Sigurado, mapipili ko siya. Pang ilan po siya? 40... Sa 44, 12, sakali pang ilan naman siya doon sa 12 para sa'yo? Pangatlo. Oh. Okay, so kung pangatlo, sino ang posibleng number 1? BBM. BBM. Oo, si BBM, pangulo ko yan. Oo. Okay, basta pangatlo. Oo, pangatlo. Okay. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa marami siyang natulungan na tao. May babatiin po ba kayo? Wala. Wala na? Wala. Alright, so ayun mga kaibigan, si Kuya. Eto naman si Kuya. Ay hindi, siya lang. At sabay ka dun, siya lang. Basta ako BBM. BBM? Oo. Oh. Wala si Kuya. Si Francis Leo Marcos, Kuya, hindi na isasama. Di naman ako binigang bigas nun eh. Ay, hindi ka binigang bigas? Hindi. Wala akong bigas binigay. Kaya ayaw mong painter din ni Kuya. Ayan. Kaya ayaw ni Kuya, hindi daw binigyan ng bigas. Walang pero bigas. Sakali Kuya, kahit hindi ka naman binigyan ng bigas, doon sa narinig mong pagtulong na ginawa niya, hindi ba yung konsiderasyon yun? Anong damdamin mo? Maganda? Maganda yun kasi kahit pa paano, may natutulong ang ibang tao. Oo. Bukod sa hindi ako natulong, at least may natulong ang ibang tao. Oo. So ibig sabihin dito Kuya, kahit hindi kayo nabigyan, at least masaya kayo dahil narinig nyo. Parang ganun. Oo. So dahil dyan sa sinabi ninyo, may sasama ba natin siya dahil tumatakbo siya? Oo na, may sasama yan. Sasama? Oo, sa sinabi yan eh. Kailangan natin yan. So ito ngayon ang pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi ka nakatanggap at magkakaroon, ito maaaring mabasa niya o marinig niya. Anong sasabihin mo sa kanya? Ang gusto ko lang, yung magkaroon ng vendors party list. Para magkaroon kami ng hanap buhay pa. Malaya maging hanap buhay. Salamat Kuya. Isa yan, mga kapatid. Isa yan sa dapat tingnan natin. No? Sapagkat sila ay nasasama sa pangkalahatang sektor ng ating lipunan na talagang nagtatrabaho. Alam natin ang sitwasyon ng vendor. Dito lang sa Binyan, nasa sidewalk lang sila. Mayat maya, papalesin. Mayat maya, tatanggalin. Takbo sila ng takbo. Pero legal naman na nagtatrabaho. Ang kanila lang pagkakaproblema dahil wala silang legal na pwesto. Pero tama ho, ang kahilingan ni Kuya. Mabigyan ng pansin itong mga vendor na ito. Okay. Nakikita-kita tayo sa party list. Vendors party list. Yun, kung may vendor party list. Sunod na election. Magpapail tayo dyan. Tingnan natin mga kaibigan ha. Isang ho sa ano ni Kuya. Kanyang panukala ay magkaroon ng party list ang mga vendor. Boydo, pero salamat Kuya ha. Oo, wala. At sa huli, at sinabi mong isasama mo pa rin sa panlabing dalawa. O tingnan mo naman si Kuya ha. Ayaw nyo sa una, pero at least nung nalaman niya na talagang tumutulong ang isang Francis Leo Marcos ay may isasama natin. Isasama natin. Kailangan yan eh. Kailangan yan. Salamat po. Thank you so much. Okay. Basta vendors party list. Nakita natin si Tatay. Magandang umaga tayo. Ako ho si Taong Gala.
Ano ang pangalan kung okay lang? Cesar. Ay, Kuya Cesar, kumusta naman nung kayo? Nagtitinda ba kayo rito? Hindi po, nagbago ako ng stamper. Mga pantatak. Ah, yung pangtatak? Rubber stamp. So, si Kuya, ang business naman niya yung mga pangtatak. Kaya kung magpapagawa kayo ng mga stampers ba tawag doon, hanapin nyo si Kuya Cesar, nandito lang sa gilid ng simbahan. Ano pa? Kuya Cesar, itatanong ko lang ko sa'yo, kilala nyo po ba si Francis Leo Marcos? Yun ho yata yung nagkukuha sa radyo noong una. Hindi ho ba yun? Yung kapatid yata ni dati kapatid yata ni Marcos. Siya yung nagbigay ng bigas noong panahon ng pandemya. Tumulong sa mga tao, naglunsan siya ng kanyang mayaman challenge. Balita ko nga rin ho yun. Ayun ho. Tama ba? Yun yung pagkakarinig ninyo. Okay. Ngayon ho kasi, kaya ho natin itatanong, kasi tumatakbo siya, Senador, number 44. 12 ang pipiliin natin. Kung sakali doon sa 12, may sasama ba sa listahan natin? Ito hindi. Kung maganda naman yata kanyang layunin. Pwede. Kung magkakaroon ng pagkakataon ko yan, na makaharap mo siya bilang vendor or ganitong klaseng hanap buhay, ano naman yung gusto mong sabihin sa kanya? Ay, hindi naman tayo maniniwanan. Kasi may kaya rin tao yun, hindi magiging pintor yun. Hindi, para maipaabot mo yung damdamin at saloobin ng isang katulad mo, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana eh, galingan niya kung sakasali siya mananalo. Opo. Galingan niya sa Senado. Kasi Senator Kamin yung tanatakbo. Opo. Maraming salamat, may babatiin kayo, Kuya. Wala na po. Ayan, salamat po. So ayan po mga kaibigan, si Kuya Cesar, sana ho, galingin daw niya ang sabi niya. Okay, hanap pa tayo. Let's go. Maganda-maganda ang umaga mga kaibigan. Hindi ho, ito ho ay ang tinda ni Nanay. Napakaganda ho nito. Kasi at least ekonomiya sa gas, di ba Nay? Bueno, bago po natin pag-usapan tong tinda ni Nanay, tanungin muna natin. Magandang umaga Nay, ako po si Taong Galat, kasama ko si Pinturados. Ano hong pangalan Nay? Michelle. Ha? Michelle. Okay. Nay, kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Oo, nakikita ko po sa Facebook. Facebook at YouTube? Okay. Ano hong pagkakilala niyo sa kanya? Common din naman na ano ko sa kanya, yun nga, nagbibigay siya ng, sabi nila, ayuda. Ayuda? Oo, yung pera. Tama ko yun. Tapos may mga ano pa siya, may, yung di ba po, pagka gusto mong humingi ng tulong. Opo. Kaya lang, hindi ko pa lang kasi nagtatry, hindi rin ako nagko-comment ng mga hihingi ng tulong kasi nahihiya rin ako. Okay. Ang isa ko sa katanungan, kasi ngayon ho, tumatakbo siya, no? Senador, number 44 siya ngayon. So, ang tanong ko, 12 naman ang pipiliin natin. Kung sakali, doon sa 12, may sasama ba natin sa listahan mo? Hindi naman. But, pang ilan po kaya siya? Para sa'yo. 44. Hindi, sa'yo. Number 44 siya, pero 12 lang pipiliin natin. Doon sa 12, pang ilan po kaya siya para sa'yo? Para sa akin? Opo. Totohanan lang. Siguro, pwede ko siya isama sa number 5. Number 5. So, number 5. Curious lang ako, sino kaya yung posibleng number 1 para sa'yo? Wala pa akong masyadong ano doon eh. Basta number 5 na po siya. Wala pa akong masyadong napipisin sa senator kasi nagpo-focus ako sa presidential eh. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon na ina, makaharap mo siya, bilang vendor, no? Ganitong kalagayan, ganitong sitwasyon mo, anong sasabihin mo sa kanya? Sana magkaroon ng ano, pribilehiyo para sa mga sidewalk vendor. Sa mga sidewalk vendor? Oo. Anong specific na pribilehiyo? Anong gusto nyo ng pribilehiyo? Kahit pa paano merong oras o kaya hayaan nyo ibang vendor na magdinda kahit sa mga maliliit lang na sites. Dito ba? Bakit? Wala ko kayo? May misan ko kasi sinisita, lalo na kung ito simbahan. Ah, okay. Wala naman ho kami kasing pang-upa sa mga pwesto-pwesto. Kaya naamot lang din kami ng mga ano, oras para magtinda. Eh pagdating ng 9 o'clock, alas 10, uuwi na kami. Maraming salamat na yan. Thank you so much. So mga kaibigan, ayan po si Nanay. By the way, ito pong hawak ko, ito yung paninda niya. At inilalagay lang po ito sa taas ng kalan natin. Kung may super kalan tayo o kaya burner, nalalagay lang po ito. Pero ayon po ngayon Nanay, isa sa pribilehiyo na gusto niyang hilingin. Kung sakasakali ay magkaroon sila ng pagkakataon na mapayagan ng tamang oras ng pagtitinda.
magandang araw at ito po si Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, ano pong pangalan? Ako po pala si Taong Gala. Jason Taan po. Ano Jason po? Taan. Jason. Kaya Jason, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Ano pong pagkakilala ninyo? Mais po si Sir Marcos. Matulungin. Matulungin. Kaya ho natin na itatanong kasi tumatakbo siyang senador, number 44, ano po? Eh tayo naman po, ipipili ng 12 ngayong halalan. Kung sakali ko yan, pang ilan kaya siya sa'yo? Sa akin? Malimang sa akin yun, pababa. 5 pababa, si Sir Marcos. Curious lang ako, sino kaya yung pwedeng number 1 po? Sa senador? Oo, po. Sa akin kasi si ano eh. Testaman? Testaman ako. Ah, si Testaman, si Joel Belenueva? Oo. Uh-huh. Siya yung number one mo? Oo, yung number to kung sakali. Sakali ko. Ay, namimili pa. Namimili pa. Basta siya pwedeng nasa panglima, pababa. Okay. So, isa kong katanungan ko kaya, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo bilang bicycle driver, anong gusto mong ipaabot sa misahe sa kanya? Tuloy lang po yung pagiging matulungin sa tao. Tapos, huwag na akong pakilaman yung mga nagbabasher sa kanya. Kumbaga yung mga basher. Okay. Natutan, napanggit mo na yung mga basher. Ano may i-advise mo naman sa mga basher? Sa mga basher po, tigilan nyo na po si Sir Marcos kasi ginagawa niya lang ay tumulong sa kapwa. Yan lang po. May babatingin kayo kaya sa mga kasama ninyo or kamag-anak? Sa barangay sa Kote. Aray. Saka sa Ruebe Sia. Mabuhay kayo. Yan lang po. Salamat kayo, Jason. Thank you sama. So ayun mga kaibigan, si kayo, Jason. At least, sabi pa nga niya, para sa mga nampabas kay Francis Leo Marcos, ay tigilan na lang natin at siya ay tumutulong lang. Ito din na mga tuda natin. Kuya, good morning. Ako po yung taong kailangan. Anong pangalan, Kuya? Nelson po. Nelson. Nelson and Hope. Okay. Kuya Nelson, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Ano ang pagkakilala ninyo? Yung nakita ko nag-viral doon sa yung naging kaaway niya siya, sa reporter sa, sa unang hearing. Okay. Dami na itulong sa, sa mga tao. Mga tao. Okay. Kuya, ang isa kong katanungan kasi tumatakbo siyang senador ngayon, nasa number 44 ang numero niya, 12 ang pipiliin natin doon sa 12, pangilan naman kaya para sa'yo? Pangalawa siya. Pangalawa? O, sino number 1? Si Sugro. Si Sugro? Si, si Tolpo. Tolpo. Tolpo, tapos siya. Alright. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang isang driver, anong sasabihin mo sa kanya? Masabi ko ako na maraming natulungan sa mga taong bayan. Siya talaga ipubuto na rin. May babatiin kayo kaya? Alright po. Maraming salamat, Kuya. Thank you so much po. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Kakaanap tayo rito. Ito si Kuya, parang... Kuya, matanong lang. Kilala niyo po ko si Francis Leo Marcos? Siyempre! Siyempre, ano ang pagkakilala ninyo? Magaling na tao. Magaling na tao. Eh, mahusay magdala. Yun? Oo. Eh, talagang hyper na hyper si Kuya, Pero, tanong ko lang, Kuya, kasi tumatakbo niya siya dito, Labing na... Dalawa naman ang pipiliin natin kung sakali pang ilan siya para sa'yo. May number one. Number one? Uy, bakit number one? Siyempre, magaling yun. Siyempre, dahil magaling. Ginawa ang kanyang pera eh. Siyempre, susundan pa rin niya yun. Parang kumina yung boses mo, Kuya. Eh, pinaliliwanan ko ng maganda. Yan. Nagtaka lang tayo. Nagtaka. EDM. Ayun. Ito, Kuya. Pagkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong mensahe mo para sa kanya? Bae, siyempre, ano pa magiging mensahe ko sa kanya kundi gandaan niya, galingan niya ang pagpapaano sa ating bansa para tayo naman makahabot-habot sa iba. Kasi napag-iwanan na tayo. Oh. Balik natin ang dating lakas.
ng Pilipinas. Yun? Talaga nga ganda ng mensahe ni Kuya. Nawawala eh. Tama ho, tama ho. Ito kuya, kung may papatihin kayo, bumati na po kayo at maririnig po ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan. Siyempre, lahat ng mahal sa buhay, BBM tayo! Yun! So, ang pangulo mo, BBM. Siyempre. Toga, pati mo. Basta lahat ng toga. Eh si Kuya kumakain. Okay daw, kumakain si Kuya daw. Okay pa rin din, iikot pa rin tayo dito sa Tuda, no. Hahanap lang tayo dito ng pagkakataon. Sige, tara. So, okay mga kaibigan, magandang umaga again. Ito si Kuya, San Pratuda, no? San Pratuda ng San Pratuda Binyan. Magandang umaga Kuya, ako po si Taong Gala. Ano bang pangalan Kuya, kung okay lang? Willie. O Kuya Willie, matanong ko lang, kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Sikat na vlogger din. Sikat na vlogger. Okay. So, ngayon kasi tumatakbo siyang senador, number 44, no? 12 naman ang pipiliin natin. Pang ilan kaya siya kung sakali para sa'yo? Mga pan-15. Pang-5. Pang-5. Marami rin kasi siyang nagawa ng So, dahil sa marami siyang nagawa, kaya isasama po natin. Okay, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, Kuya, anong sasabihin mo sa kanya? Marami salamat sa naitulong niya sa mga kapwa namin nahihirap. Yun lang. May babatiin mo kayo sa mga kapwa Tuda, baka may babatiin mo kayo. Mabuhay yung presidente namin, si Kapitan Manong. So, ayan po mga kaibigan si Kuya Willa at patuloy pa tayong maghahanap. Hanap pa tayo. Kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos, Kuya? Ha? Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Marcos? Hindi po eh. Subong ng aking kilala eh. Yung nagbigay ng bigas at napanood pa ng pagbigas. Si ano? Oo, napanood sa... Napanood niyo na. Napanood sige, parkin niyo muna na maayos, Kuya, at mag-uusap tayo. Napanood na sa... Sa YouTube. Okay, siya po yung nagbigay ng bigas at tumulong ng panahon ng pandemya. Pandemya. Okay. So, kaya ho namin na itatanong kasi tumatapos siyang senador, number 44 ang kanyang numero. Since 12 naman ang pipiliin natin kung sakali, pang ilan kaya para sa'yo? Sa ngayon, wala pa tayong mga nakalist daw na ano eh, na kandidato eh. Sa ngayon? Oo, kasi... Naglalabasan yung mga pagalingan niya kapag malapit na eleksyon eh. Okay. Pero kilala ko naman yung binabanggit yung tao dahil nga napanood ko sa Facebook, sa YouTube na yung ang ginagawa niyo nung pandemic na sinasabi pa nga na hindi raw ka mag-anak yung bakit apelyido ni Marcos. So ano, napanood ko yun, kilalaan ko siya. So ibig sabihin, sa kabila ng lahat na kilala mo at napapanood mo yung kanyang mga ginagawa, pero hanggang sa kasulukuyan, pagdating sa usaping politika, wala pa kayong... Wala pa naman siya sinasabi kasi na siya lalaba, pero bukas loob siya tumutulong nung napapanood ko eh. May babatiin kayo, Kuya? Wala naman, okay lang. So ayan mga kaibigan, si Kuya ho, sa kabila ng lahat na naririnig niya, ang mga pagtulong na ginagawa ng isang Francis Leo Marcos. Hanggang sa ngayon, wala pa siya munang desisyon kung kanyang maisasama. Malayo pa naman daw ang eleksyon. Salamat Kuya. Thank you so much. So, mga kaibigan, pabilisan lang ito si Kuya. Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oh, kilala ko po yun. Ano ang pagkakilala ninyo? Yun yung namimigay ng bigas ng panahon ng pandemic. Okay. Ngayon, no, kasi tumatakbong senador, kung sakali ba, base sa pagkakakilala ninyo ay may sasama niyo sa listahan. Pwede. Pang ilan kaya Kuya? Ha? Pang ilan? Hindi ko pa alam kung anong number niya. Number 44 siya, pero 12 kailangan natin eh. Oo. May sasama. Sama natin yan. Laki na itulong yun eh. Okay. Salamat Kuya ha. Okay. Nakapila na si Kuya. Nagmamadali si Kuya kasi nakapila na. Ayun. Oops. Kuya, kilala niyo si Francis Leo Marcos Kuya? Ano hong pagkakilala ninyo?
Namimigay ng basta. Ng bigas? Kung sakali, kuya, ngayon ng halalan, may bubuto mo ba siya? May sasama mo ba sa ano? Oo naman. Tatakbong senador, number 44. Bakit ho? Bakit ho? Kasi, alam namin, tumutulong sa tao eh. Kung may pagkakataon na makakusap po siya, kuya, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Hindi, salamat. Kasi, number 1 tumutulong sa tao eh. Salamat kuya ha. Mabilis ang pailan ninyo eh. Ayan, napapabilis po ang pailan niya. Kaya hindi po natin, kabaga, kailangan mabilisan lang yung pag-i-interview natin. Bagamat, sinasabi nila, nakilala nila ang isang Francis Leo Marcos at may sasama sa listahan naman nila. Selfie lang nakilala yun. Wala akong cellphone eh. So ayun mga kaibigan, dito naman, isa ding Toda. Ano hong pangalan ng Toda ninyo kuya? St. Francis 7 Toda. Okay. Kuya, matanong ko lang, ako si Taong Gala, ano po, anong pangalan nyo kung okay lang po? Si Paras. Okay, Paras, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Saibbe. Opo, ano hong pagkakilala niyo? Yung mayabang ang dating. Mayabang ang dating? Siya yung nabigay ng bigas, ano po? Pero totoo, gumagawa daw eh. Oo. Kaya ho natin na itatanong ko ya, kasi tumatakbo siyang senador number 44. Labindalawa ang pipiliin natin. Kung doon sa labindalawa sakali ay may sasama mo ba sa listahan? Pwede. Bakit naman? Bago-bago naman, hindi yung mga dati. Para bago naman? Bago naman eh, kasi yung mga luma eh. Wala rin naman na naitulong yun eh. Puro salita lang, walang ginagawa. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makausap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sa kanya? Opo. Wala, okay lang. Masarap kung kaya niya ba eh, di... Bubuto namin. Ganun lang. Maraming salamat kuya. Baka may babatiin mo kayo. Babatiin ko yung mga lalaban ng bagong mga senador. Sana baguhin na ninyo yung sistema ninyo para naman mabago rin yung ating bansa Pilipinas. Salamat kuya. Thank you so much. Maraming salamat. So ayun mga kaibigan, nandito po tayo si sir, nagtitinda ng mga gulay dito. Sir, ako po si Taong Gala. Ano ang pangalan sir? Arnel po, Arnel. Sir Arnel, kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Opo, kilala ko po yun. Ano ang pagkakilala ninyo? Ang unang-unang pagkakilala niya, yung unang putok ng pandemic. Oho. Ngayon, tumutulong nga isa sa mga ano, yung nasa kalye. Opo. Yung walang nakikinakain. Oho. Siya, yun yung sinusubaybay ako sa kanya. So, followers ho talaga kayo? Oo naman. Pumapalo ako dun eh. Noong kapanahonan niya na lumabasa talaga sa television. Sa television? Sinusubaybay ako talaga. Talagang yun lang ako sa kanya. Kaya, nung dami nagsasabi sa kanya na tumakbo ng presidente, di ba sinasabi? Oo. Sabi ko, kahit anong tatakbo niya, susuporta ako dyan. Kasi idol ko talaga siya, yung pagtulungan niya. Yun ang nagusto ko sa kanya. Ngayon na tumatakbo siyang senador eh, number 44. Ay, siyempre, number 1 talaga siya. Number 1 siya. Siyempre. Okay. Doon sa mga ano, sir. Doon po sa mga sinasabing, gusto kong tumbukin sa iyo at hihingan kita ng opinion. Patungkol po doon sa mga sinasabing, di umano, basher daw siya. Ano sa pananaw mo siya? Hindi na. Natukuha ko sa kay Sir Francis, hindi. Napakabait po talaga niya. Anong masasabi mo sa mga nambabas sa kanya? Saan? Sa nambabas? Oo. Eh, ingit lang po yun kasi wala silang nagawa nung pandemic, di ba? Nung pandemic? No, ika nga na yung ano, yung dumating sa punto na inuusig siya ng mga bashers niya. Oh. Eh, ako hindi ako naniniwala, hindi ako sumasabay doon. Uh-huh. Alaga, sa halip na maniwala ako, mas sinubaybayan ko pa yung kanyang pagkatao. Kumbaga mas pinalalim pa. Siyempre. Kasi para ma... Kasi nasa isip ko kasi iba eh. Kasi ang isang tao kasi kung may kasi ginagawang kasalanan, hindi na para lumantas sa social media. Tama. Yun ang kuha ko sa kanya. Kaya ako, malakas talagang firing spiritus kanya na mabait siyang tao. Matulungin talaga siya. Yun lang ang pagkakilala ko talaga sa kanya. Unang-una, yung nabigay lalo siya ng bigas, saka yung mga gulay-gulay. Tamo naman, talagang ano. Kahit ako, hindi ako nakatanggap nun. Ang hiling ko lang talaga, sana yung walang-wala talaga siya mabigyan. O sa ginawa niya. So kumbaga, kahit hindi kayo nakatanggap, masaya pa rin kayo at least nakita niyo na may nagbigay ng bigas. Full support talaga ako sa kanya. Kasi siyempre, yung walang nakain, nabigyan ng pagkain,
Kita mo naman, kahit polis, binibigyan. Oo. Diba? Wala siyang pinibili ng tao eh. Yun ang buwan ko sa kanya. Bumibili talaga sa pagkatao niya. Kahit nga MMD, kita mo naman, mga traffic enforcer na Manila. Talagang sinubaybaya ko yun. Napakakuha niya. Humble siya, tumulong talaga sa tao. Kapag wala akong masasabi. So, kumbaga, doon sa mga sinabi niyo, talagang sinubaybayan niyo mula sa umpisa hanggang sa una. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon, sir, halimbawa, magkita kayo, makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Siyempre, una-una sasabihin ko talaga sa kanya eh. Napakabait niya. Oh. Para sa akin ha, napakabait talaga niya. Alam mo kung bakit? Wala na bang taong nung pumutok ang pandemic, siya lang talaga lumutang. Siyang una nagpausin ng mayaman challenge eh. Diba? Kaya doon ako, bumilib lalo ako sa kanya. Kung ano sir, kung halimbawa, hindi siya lumitaw ng panahon ng pandemic, ano sa palagay mo ang posibleng mangyari sa ating bansa? Ayun, ang masasabi ko noon, kasi unang-una siya ang, kaya nauso nga yung ano eh, yung mayaman challenge, hindi nga nagkaroon kahit sa ambayan, mayroon eh. Mayroon, siya talaga nagpauso noon. Kaya ang unang-una, ang laking tulong ng ginawa niya, yung ginawa niya ngayon, mayaman challenge yung sa pandemic. Oo. Yun ang gusto ko sa kanya, yun ang gusto ko sa kanya, yung kumbaga, doon ako na nagkaroon ng pagmamahal sa isang tao na talagang napakatulungin. Kasi nung panahon na lumitaw naman siya, ang kagandahan doon, na-duplicate ito ng mga tao. Maraming mga tao yung nabuhay ang dugo ng pagiging bayanihan, di ba? Oo, nagtulong sila. Tsaka sa tingin ng tao talaga sa kanya, bayani talaga siya. Para sa akin, para din sa akin, para sa iyo. Talaga napakabayani niya, alam mo kung bakit? Oh. Yung ginawa niya, sobra-sobra nang ahalos eh. Wala pa nga isang tinakbo kahit ano. Tama, tumutulong. Ano pa kaya ngayon kung makanasa posisyon siya, di ba? Oh. Yun ang kuha ko sa kanya. Yun ang subaybay ko sa pagkatao niya. Maraming salamat sir ha, sa sobrang ganda po ng inyong mga sinabi. So mga kaibigan, yung mga sinabi ni sir, sana ho ay tumagos ito sa puso ng ating mga manunood, no? Yung mga punto na kanyang iniwan na talagang mula sa umpisa hanggang sa kasalukuyan ay patuloy niyang sinubaybayan ang pangalang Francis Leo Marcos. Kahit nga ho, kinakampanya ko sa mga pamilya ko yun. Sa mga pamilya. Oh, siyempre, sabi ko, number 44 yan. Kalimuta. Salamat sir, thank you so much. Sige po. Maraming salamat. Okay po, salamat. Ano po mas? Alright mga kaibigan, magandang araw. Tayo po ay buong puso ng papasalam kay Ma'am Claire. Magandang sa hapon at maraming salamat Ma'am Claire. Tayo po ay natapos na dito po sa Binyan, Laguna. At nakita naman natin ang tunog ng taong bayan. Kadalasan sa kanila nagsasabi ay kilala nila ang pangalang Francis Leo Marcos. Although may nagsasabing hindi man kilala, bagamat nananatiling kumbaga nakaantabay lang sila sa mga susunod na pangyayari, sapagkat sa mga oras na ito, sila po ay nabibilang sa mga undecided na mga tao. Magpaganon pa man, marami ang nagsasabi na kilala nila ang isang Francis Leo Marcos at isasama nila. Ako po muli si Taong Gala. Miguel Love shout out to sa ating mga kaibigan dyan, FLM Family, and of course, sa ating pong Totoy Bibo Nation, Gagamba Attackers, Totoy Bibo ng New Zealand, and syempre pa kay Penturados na kasama natin sa ating pong paglalakbay dito po sa Laguna. Abangan nyo ang susunod nating paglalakbay sa susunod nating vlog. Pupunta tayo sa isang lugar at isang bayan at doon naman natin gagalugarin at itatanong ang pangalang Francis Leo Marcos.